sa inyo dyan sa Pilipinas. Magandang araw po o gabi. Nandito na naman po ako para mapagbigay ng kaalaman, tips and ideas regarding dito sa New Zealand. Since na may nagtanong po sa akin, ano po yung madalas na demand dito sa New Zealand? Ito po yun guys, sasagutin ko po siya. I-explain ko din at papaliwanag ko yung mga trabaho nila. At the same time po, ito po yung kapupulutan din natin ng aral. Ito po yung regarding sa isa sa mga nag-comment doon sa first video ko kung paano po mag-apply ng construction worker dito sa New Zealand. Sa mga hindi pa po nakapanood dyan, please watch the first video at makikita nyo din po doon yung requirements at qualification na hinahanap ng mga employer sa pag-apply ng trabaho dito. At sana po makatulong po itong video na to at may apply balang araw ng mga gustong magtrabaho dito sa New Zealand. So guys, umpisa ko na po itong video na to at mag-umpisa muna ako sa mga posisyon. So please watch this. Madalas po tayo makakita ng mga construction worker kahit saan at makikita natin sila sa mga ginagawang bahay, gusali, establishmento at mga infrastrukturang proyekto ng gobyerno. At marahil namangha din po tayo sa mga nagawa nilang nagaganda ang mga bahay, naglalaki ang mga gusali, matataas na mga tulay at malalapad na kalsada at iba't iba pang mga infrastruktura. Ngunit alam niyo po ba kung sino yung mga nasa likod nito? Tinatawag po natin silang mga construction workers, pero alam niyo po ba na may mga papel ang bawat isa sa nila at pinaka main job nila sa trabaho? At ito po ang mga posisyon na ginagawa nila sa trabaho na ibabahagi ko po sa inyo. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, please click subscribe button, mag-like sa video na ito at panoorin pa po ang iba kong videos para sa iba pang information sa channel na ito. Salamat po! So mag-uumpisa po tayo sa steel fixer. Sa mga bago pa lang po sa pandinig, ang steel fixer po ay sila yung mga nag-a-assemble ng mga bakal na binubuhusan at mas magpapatibay sa konkreto at pinaporma nila ang mga bakal depende sa hugis, sa sukat at sa plano. Ayan lamang po ang madalas nilang ginawain sa trabaho bilang isang steel fixer. Ngunit ang pinamabigat na trabaho nila ay ang pagbubuhat ng mga bakal na madalas nilang ginagamit dito. At ang gamit lang nila sa trabaho ito ay isang steel hook, napex at tire wire na pinangkakapit nila sa pinagduktong na bakal. Scaffolder. Ito naman po yung mga nag-assemble o gumagawa ng mga axis o hagdan para maging tungtungan para sa matataas na bahagi ng estrukturang hindi kaya ang abutin ng mga skilled workers at iba pang trabahong kailangan ng axis para magawa ng ligtas. Kaya't kung iisipin natin kung gaano kahirap ang trabaho nila at napakadelikado, sa pag-assemble, binubuhat at inaakit ng mano-mano mabibigat na bakal na bukod tanging safety harness lang ang humawak sa kanila para magiligtas at makaiwas sa pagkahulog o aksidente. Ito naman po, madalas nilang gamitin sa trabaho. Masono Concrete Finisher. Sila naman ang bahala pagdating sa konkreto at may mga kanya-kanyang expertise pagdating sa skilled gaya ng concrete sprayer, plasterer, concrete finisher, at tiles installer. At sila na din ang madalas na nagbubuhos ng mga konkreto sa mga ginawang forma at inassemble ng mga bakal ng mga karpintero at steel fixer para mas lalong tumibay ang mga pundasyon na konkreto. At hindi din madali ang trabaho nila at masakit sa katawan. Lalo na kung ang ginagawa nila ay nasa bandang sahig o nasa bandang itaas. Dahil ito ang dahilan ng sanhin ng pagkangalin ng kamay at pananakit ng likod. Ngunit sila ay may taglay na galing at husay pagdating sa pagpapantay at pagpapaganda ng panlabas na konkreto. At ito naman po ang madalas na makita ng kagamitan nila. Dumako naman po tayo sa mga carpenter. Tulad po ng mga mason o concrete finisher, sila ay may mga iba't ibang skill din, gaya ng rough carpenter kung tawagin. Sila ay madalas yung nakikita sa sinisimulang gawing mga bahay, gusali, pati na rin sa kalsada at iba pang mga istruktura. Mga framing formworks, flooring at roofing ang kadalasan nilang ginagawa at experienced din sila sa paggawa ng walling tulad ng finishing carpenter. Ito naman yung madalas natin makikita na gumagawa sa loob. Sila ang naglalagay ng mga detalye na magbibigay buhay at disenyo sa ginagawang bahay. Katulad ng paglalagay ng pintuan, bintana, kisame at iba pa. Sila din ay gumagawa at o nag-a-assemble ng mga bagay-bagay na pwedeng magamit sa loob nito katulad ng cabinet, aparador, upuan, lamesa at iba pang mga bagay na pwede mapakinabangan dito. At dahil nagiging advanced ang teknolohiya, kaya naimbento ang mga makabagong kagamitan
na nagbibigay sa kanilang ginhawa katulad ng mga ito. Electrician. Sila naman po siyempre ang mga eksperto pagdating sa mga electrical wiring na nakapalibot sa buong bahay at mga infrastruktura. Sila ang naglalagay ng mga linya para sa mga ilaw at appliances. At alam nila mga boltahe na pwede lamang gamitin sa isang bagay upang maiwasan ang maaaring dalilan ng pagkasunog o overcircuit. Sila din ay nagme-maintenance ng mga fuse at mga main switch ng mga kurente at nagsasayos ng mga wiring depende sa plano. Ito naman po ay madalas nilang gamitin sa trabaho. Plumber. Sila naman ang mga gumagawa at nagme-maintenance ng mga water system o daluyan ng mga tubig sa loob ng mga tahanan, ugusali at iba pa. At kung mapapansin po ninyo yung hugis letter J na madalas nilang kinakabit sa mga ilalim ng lababo, banyo at iba pang mga dinadaluyan ng mga maruruming tubig. Ang purpose kasi nun ay para hindi lumabas yung amoy na nanggagaling sa pinakailalim papunta sa mga butas nito. Kahit kung mga may problema kayo sa mga baradong lababo, tumatagas ng mga tubo ng tubig, sila ang bahala sa inyo. Ito naman ang madalas nilang gamitin sa kanilang mga trabaho. Dumako naman tayo sa mga painter. Sila naman ang nagbibigay buhay at kulay sa labas man o loob ng istruktura na gawa sa bato o kahoy. Sila din ay eksperto pagdating sa tamang pintura na para sa bato, kahoy at mga metal. Katulad ng mason at carpenter, ang painter ay may iba pang skilled katulad ng spray painter at blaster painter na gumagamit naman ng spray gun para sa mas mabilis na proseso nito. Ngunit depende ito sa paggagamitan. Ang spray paint ay pwede kahit sa ang bagay tulad ng kahoy, konkreto at metal. Ang blaster painter naman ay may experience sa paggamit ng spray gun na ginagamit para sa mabilis na pagtanggal at ng mga makakapal na pintura mula sa mga bato lalo na sa mga metal na hindi madaling tanggalin o burahin. At gumagamit sila ng animo spray gun na nagbubuga ng mga pulburang metal na maaaring bumutas ng balat ng tao. Kaya't kung mapapansin ninyo, ang kasuotan nila ay may napakakapal at solid na face shield para sa pagprotekta sa nila dahil ang ginagamit na lang nila dito ay napakadelikado na nakakonekta sa motor na may malakas na pressure. Ductfitter o ductman. Sila naman po yung mga eksperto pagdating sa mga exhaust na madalas natin makita sa mga establishmento, gusali at iba pang mga infrastruktura. Sila naman ang gumagawa o nag-a-assemble ng pagdadaluyan ng hangin depende sa disenyo, sa hugis at sa plano. Halimbawa na lang po sa mga mall, condo o hotel. Mapapansin nyo po na nakapaloob dito sa mga kisame, makikita nyo ani may maliit na bintana na tumutulong upang ma-maintain ang temperatura sa loob ng gusali at magpapalit ng hangin mula sa labas papunta naman sa loob sa tulong ng ventilation na konektado sa ducting. Ang kinakabit ng mga ductfitter o tawagin ay ductman. At ito naman po yung mga madalas nilang gamitin dito. So guys, yan po lahat ng demand dito sa New Zealand. At bukod pa po dyan, meron pa pong iba na babanggitin ko po sa part 2 nitong video. So abangan nyo po yan guys. At regarding po sa mga requirements at qualification, guys, sa mga hindi pa po nakapanood na first video ko kung paano po mag-apply ng construction workers sa New Zealand, nandun po lahat ng details niya na mga hinihingi ng isang agency at na employer para sa immigration. Kaya po sa mga may experience dyan, lalo na po kung galing sa abroad, mag-apply na po kayo guys sa mga agency na accredited ng PUA. Para malaman nyo po yan yung mga demand, kung malayo po, nasa malayo kayong lugar, ay search nyo lang po sa www.pua.gov.ph. Nandiyan po lahat ng accredited ng PUA na agency na papunta sa New Zealand. Kaya yung mga demand din, makikita nyo po dyan. At sa mga wala naman pong experience, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Mabibigay ko lang po ng advice sa inyo at tip is mag-apply po kayo sa mga ibang bansa na hindi kailangan ng experience pero kailangan ng sipag at tsaka ng lakas. Lalo na sa mga kabataan na feeling nyo na wala kayong pag-asa. May chance pa rin po kayo. Lalo na sa mga naliligaw ng landas. Basta lagi po kayong magpakasipag lang. Ang tip ko lang po sa inyo yung apply nyo po is sa Japan. Sa Japan, meron siyang 3 years experience na pwedeng naibigay sa inyo. Construction din. Then after nun guys, meron na kayo na experience na pwede nyo nang i-apply para sa New Zealand after yung
magtrabaho doon sa Japan. Yun guys, kung iniisip niyo naman po kung hindi naman po magkaka-demand sa New Zealand, huwag po kayong mag-alala kasi tuloy-tuloy ang magiging demand ng New Zealand para sa mga construction worker, lalo na galing sa Pilipinas. Kasi gusto nila tayo, mga Pilipino. Bukod sa mababayad tsaka magagalang tayo, sobrang simpag pa natin pagdating sa trabaho tsaka maaasahan tayo. Ayun yung gusto ng mga Kiwi sa atin. Kaya yun po guys, sana may mga naibigay ako na konting tips sa inyo at ideas na makakatulong din sa inyo. At kung maaari guys, advice ko lang din po sa inyo, pasahan nyo na po lahat ng agency ng documents na at requirements na hinihingi nila. Huwag po kayong mag-focus sa isang agency. Apply nyo po lahat, pasahan nyo po lahat. Para once na magkaroon ng employer agad sa isang agency, may tatawag agad sa inyo. At kung di naman, meron po kayong mga option na pagpipilian. Tsaka yun po, huwag po kayong magpo-focus lang sa isa guys. Ulitin ko lang po. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, please subscribe. At i-like po yung mga videos na mapapanood nyo. Kung may mga tanong po kayo, mag-comment lang po. At share nyo na din po sa iba para magkaroon din ng kaalaman yung iba. Maraming salamat po sa inyo. Mr. Chris, keep it po dito sa New Zealand.